Alfredo Rivera, good evening. Okay, good evening po, bro, mga kapatid. Okay lang, pasalamat lang po sandali para magbigay daan sa mga nais talaga magtanong, testimony lang kung konti. Salamat ha, at pinaunlakan niyo po yung aking ano. Gusto ko lang po magtestimony, nawala po ako ng 10 taon sa inang simbahan, no? Naging born again Christian po ako. Malaking bagay ho kasi yung mga nagagawa ng katulad ng mga programang to. At saka malaking bagay din po yung nagkaroon ng pandemic. Bakit kanyo? Eh, dahil napauwi po ako, nagtatrabaho po kasi ako sa cruise ship. Ngayon umuwi ako, tapos sa siguro mga August, nagkaroon ako ng simptomas. So nagkulong po ako sa kwarto dahil may simptomas na ako, pero hindi naman ko talaga siguro ano, pero inano ko na yung sarili ko. So dahil po doon, mahilig kasi po akong ano, dahil born again Christian ako noon, mahilig po akong mag ano sa cellphone, mga preaching ng mga kung ano-ano. Ngayon sabi ko, bakit yung isang preaching na pinipindot ko sa ni ano, Do Bachelor, parang SDA. Sabi ko, kala ko, born again Christian, yung ano ko, tinuturo nila yung Sabado na. Sabi ko, ako sabadista pala to. So, nangyari o, dumantong pa rin ako sa mga magkakataon na minsan pinapatayo pa rin ako doon sa barko dahil walang gustong mangaral. So, sabi ko, ngayon nare-realize ko, sabi ko, mga kasalanan pala yun kasi nagtuturo ako ng mali dahil nasa bagong tipan yun, di ba? Agad-agad daw ako nung umuwi ako nun nang umpisa Los Quiapo, talagang inano ko yung kasalanan ko. At yun, nagtuloy-tuloy na. Kaya ang gusto ko lang po talaga emphasize dito, yung pagkukulong ko nun ng 14 na araw sa kwarto, dahil sa kapapanood ko ng mga preaching ng mga protestante, dyan na naglalabasan yung mga vlog ng mga ano natin na sina Catholic Faith Defense, sina Bro Melchor Manalili, ang Apologetica, at saka yung unang-unang napanood ko yung kay Father Darwin Quintano, yung against versus kay Parba. So doon dahan-dahan naglalabasan na yung mga ano, dahil pag ganun ng YouTube eh, yung mga connected na mga video, makikita mo talaga lumalabas. Doon nagsimula po akong nag-isip dahil sa papanood ko noon. Ang talagang pinasasalamatan ko lang dahil nung paglipat ko, doon po ako natutong magbasa ng Biblia nung naging born again Christian ako. Siguro kung kasi nung una nagbabasa ako bago ako maging born again Christian dahil na yaya ako ng isang kasama ko sa trabaho, pag talagang hindi nyo po alam at kayo talaga ang uunawa lang, makikita mo na pag nababasa ko na yung Ten Commandments, parang sabi ko, ano ba to? Bakit ganito? Sabi ko, pasok na pasok doon sa pananampalataya ko ngayon. Ha? Kaya nung pumasok ang kasama ko sa akin, nagsimulang mangaral, doon na naiyaya ako. At ang isa pang nagsimula na akong mag-alangan nung mga 5 years ago dahil may libre kaming ano, dahil nakakapunta kami ng HIPA, kudos po kay Brother Romel dyan, siguro pamilyar siya sa HIPA, no? Nagkaroon kami ng pagkakataong makapunta sa ano, libre ng company sa Bethlehem tsaka sumunod sa Jerusalem. So nakikita ko doon, picture kami, wala namang pag-aari ang ibang sekta dito. Nahati, like yung Golgotha, nahati siya sa dalawa, which is Orthodox and Catholic. Dalawa yung crucifix doon. Sabi ko doon, nagsimula na yung ano ko. Pero patuloy pa rin ako sa gawain na every Wednesday may Bible study kami. Tapos pag walang nangangaral, ako na lang yung ano. Sabi niya, bro, ikaw na lang muna. Kasi wala akong nakaready ngayon. Ganyan. So, yun ang sabi ko, nakalimutan kong ikumpisal nung pumunta ako noon sa Quiapo. Na nga pala, nangaral ako noon ng mali. So sabi ko, ano pong gusto ko lang madiinan dito? Na pagbabasa po ng Biblia ay napaka-vital para sa ating mga Katoliko din.
Dahil hindi ko talaga po masyadong nabubuklat ang Biblia ko. O kung nabubuklat ko man, iba ang unawa ko bago ako maging born again Christian, kaya madali po ako nadala. So kudos po sa lahat ng ano no, sa inyo po, Brother John Doe, kay Father Gitcano, Brother Gilbert, sa lahat po ng bumubuo ng mga Catholic bloggers na dakilang mga debatista natin, ang Apologetica ni na Brother Marco at Senyor Malyari. Maraming salamat po sa inyo. Hulog po talaga kayo ng langit para sa mga taong nawawala sa ating inang simbahan. At yun po yung malaking pinagpapasalamat sa Diyos. At ako po yung nakabalik. At ngayon nga po ulit, mag-join po ulit ako sa trabaho ko after 1 year na natigil. Iniintay-intay na daw po ako ng mga kasama ko doon ng kapatiran. Pero di ko pa sinasabi sa kanila na hindi na ako protestante. So ma'am, sasabihin ko na lang ang tunay pagdating ko doon. So maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat. Ako'y nakapasok din sa wakas kasi nung nasa Pilipinas ako, mahirap. May ginagawa rin po ako kasi nakatambay. Kaya ang kailangan kumita habang walang trabaho. Ngayon po, nakabalik ako. Salamat sa Diyos. At ito po, nagkaroon ng ano kasi pagdating dito sa ibang bansa, ika-quarantine ka rin. Kaya nagkatunong pagkakataon makapasok ngayon. Maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat. Welcome home, kapatid. Welcome home, kapatid. Wendell, salamat po. Paki-follow din kay Bro Wendell, kapatid, yung channel niya kasi doon marami na rin natutunan. Hindi ko rin nabanggit yung pangalan ni Brother Wendell. Yan po yung mga unang na ano ko, na subscribe ko, Father, nung last year. Hanggang sumunod-sunod na, hanggang sa karunungan Katoliko. Marami po akong naging naranasan ng mga testimony na mga lumipat din, lalo na nung nakita ko yung mga channel ni na Association of Converted Pastor, ni na Brother Noe, ni na Sister Dura, yung mag-asawa. So sabi ko, itong mga to, matataas na ang mga katungkulan sa protestanteng kinaaniban nila, pero anong meron? Kaya doon na po, nagsimula na akong magsuri, magbasa ng may patnubay, tinitingnan ko po lagi sa mga Catholic blogger, at hindi lang yung sarili kong panguna. Kaya napakahalaga po na nagbabasa, pero yung unawa mo nakabase sa aral ng inang simbahan. Ilang po, maraming salamat po. Baka may magtatanong pa kasi na... Sige, nandali yan, kapatid. Welcome back sa simbahan natin, kapatid. Napakasalamat tayo sa Panginoon sa testimony mo. Malaking tulong yun sa mga taong nahihirapan o kung ano yung tama na daan patungo sa Panginoon. Para po ako nabunutan ng tinig, Father. Kasi marami pa rin akong tanong kahit nung nasa born again Christian ako. Dahil bakit ako, sabi ko, lumabas na ako sa Katoliko na sinasabi kong sa demonyo, na lagi ko naririnig sa mga kasama ko, at nung napag-alaman ko na yung pala mga aral ni Ellen G. White, yung mga 666, mga tatak sa noo, alam din yun ng born again Christian. Sabi ko, doon pala nila na uha yung mga yun. Kaya sabi ko, kailangan talaga yung unawa mo nakabase sa simbahan at hindi kung ano. Kaya nga may nagsabi sa akin, sabi niya, kasi huwag kang magtatanong kung masarap ang Pepsi dun sa Coke. Doon ka magtanong may gawa ng Pepsi. Tama. Kasi hindi ka bibigyan ng magandang sagot niyan. Siyempre against lahat ng isasagot sa iyo dyan. So maraming salamat po at ako'y ginabayan ng ating Panginoon. No? Sa pamigitan ninyo, mga kasama natin sa mga kapatiran natin sa Panginoon, sa mga vlogger, mga na-mention ko a while ago. Maraming salamat po. To God be the glory po.